Hi guys! Welcome back to my channel. Ano po? So for today, we will be having a part 2 of our discussion regarding how to solve age words problem. Ano po? Or solving age-worded problems. And kung bago ka lang sa channel ko, kindly click the subscribe button, kindly share my post, and kindly hit the notification bell. Ano po? And also, let's start. So, heto na nga, ano po, meron tayo ditong isang word problem that we have to answer. Ano po? Now, let us read it first. The sum of Abigail's age and Dave's age is 58. 8 years ago, Abigail was twice as old as Dave then. Then, how old is Dave? Ano po? So, before we will be able to answer this question or this problem, we need to analyze the problem first. Ano po? Now, ano yung sinabi dyan? The sum of Abigail's age... Sum, ano po, and Dave's age is 58. So, pag inadd daw natin or pinagsama natin yung edad ni Abigail at ni Dave, ang total is 58. And then, ano pa yung sabi dyan? 8 years ago, or nung nakaraang 8 taon si Abigail, ay twice as old or doble daw yung edad ni Abigail kay Dave 8 years ago. Then, ang hinahanap is yung edad ni Dave. Ano po? Now, let us try... making an equation out of this problem. Ano po? So again, sabi natin kahapon, kaninong edad ba dyan yung binanggit? So walang edad yung binanggit. Ano po? Ang sinabi lang, the sum of Abigail's age and Dave's age is 58. So alam natin na pag pinagsama yung edad nila is equals to 58. Walang sinabi kung kaninong edad or alin ang edad. Walang binigay. Ano po? So sabi natin na yung age ni Dave is X. Ano po? And then, of course, kung yung age ni Dave, halimbawa ito si Abigail, ito si Dave, pag ina daw yung age na equals to 58. Now, sabi natin, yung age ni Dave is X, and yung age ni Abigail is unknown. Ano po? Kaya A pa din siya. So, 58. So, para ma-isolate natin, again, para ma-isolate natin yung age ni Abigail, kailangan natin siyang pag-isahin dito sa kabila. Abigail, yung age ni Abigail equals to 58 minus X. Ano po? So, yung X, positive X, bakit naging 8? So, yung positive X, lagi na siyang negative X kasi nilipat natin siya sa ibang side or sa kabilang side ng equation. Ano po? Kaya, ang edad ni Abigail is 58 minus X. Ano po? Again, 58 minus X. So now, yung age ng dalawa, X kay Abigail ay kay Dave, at 58 minus X yung kay Abigail. Ano po? So in the past 8 years or 8 years ago, so anong gagawin natin sa edad ni Dave? Malamang 8 years ago, babainusan natin siya ng X. Ano po? Bawasan natin ang yung X na edad ni Dave, bawasan natin ang 8. At yung edad ni Abigail na 58 minus X, bawasan din natin ng 8 taon. Ano po? Kasi nga, 8 years ago. Ano po? Now, ano yung ating working equation? Sa problem, saan po natin makikita yung ating working equation? Ito po siya sa pangalawang sentence. Ano po? Ito siya sa pangalawang sentence. Sabi dyan, 8 years ago, kasi nga, again, andito yung comparison. Ano po? Para makagawa tayo ng equation, kailangan natin hanapin yung comparison or yung keyword or yung clue ng comparison. Ano yung comparison natin dito? As old as. So, kung yung edad ni Abigail, 8 years ago, is 58 minus 8. Minus X, ilagay lang natin yan sa parenthesis. Ano po? 58 minus X minus 8 is equals to, ilan yung edad ni Dave? X minus 8. So, yan lang po ba yung ating, yung edad ni Dave or yung kailangan sa equation or yung binigay ng problem? Ano po yung sinabi sa problem? Was twice. Ano po? Ito yung sinabi sa problem. 8 years ago daw, yung edad ni Abigail, ito yung edad ni Abigail 8 years ago, was twice as old as Dave's then. So, kung ito ang edad ni Dave 8 years ago, was twice, imultiply po natin yan sa 2. Ano po? Kasi nga, was twice.
So we have now 58 minus x minus 8 equals to 8 x minus 8 times 2. So ito, combining like terms, 58 minus 8 equals to 50 minus x equals, same lang siya, times 2. Ano po? So ano nangyari dito? Bakit naging 50 na lang siya? Yung sa kabila, ano po? Yung 58 minus x minus 8. So ito lang, ano po? So paano siya naging 50? Naging siyang 50 minus x, naging siyang ganto. Dahil 58, pinag-isa lang natin, ano po, yung like terms. Minus 8. So pag binawasan po natin yung 58 ng 8, magiging 50 na lang siya. Ano po, yung x natin, minus x pa din. Minus x. Kasi nga po ito, yung 58 natin at yung 8 ay like terms, or negative 8 ay like terms. Pag binawasan natin ng 8, yung 58 magiging 50. Yung minus x natin, di naman natin pwedeng alisin sa 58, kaya andito pa rin siya. Ano po? Now, going back to the equation. Going back sa equation po natin. Kailangan, again, kailangan natin, kahit yung kabila, i-ano natin, ano po? So, 50, yung one side lang yung ating sinolve, equals to 2x minus 16. So, ano naman yung nangyari dun sa kabila? X minus 8 times 2. So, ano yung nangyari dito? Ano po? So, dinistribute lang natin yung 2. 2 times x and 2 times negative 8. So, 2 times x equals to 2x. Then, 2 times negative 8 equals to negative 16. Kaya ito na siya, ano po? Erase ko lang din to. Now, going back to the equation. Kailangan naman natin combine like terms. So, 50 plus 16 is equals to 2x plus x. Ano po? So, bakit nagkaganyan? Bakit napunta sa kabila? Ganito yung nangyari dyan. Ano po? Ulitin natin. Black. So, 50. Ito muna, ano po? 50 minus, ang haba, minus x equals to 2x minus 16. Ano po? So, yung 50 plus 16 equals to 2x plus x. 2x plus x. So, pansinin natin, ano po? Ang ginawa natin dyan is combining like terms. Asan dyan yung like terms natin? Itong 16 at yung 50, or negative 16 at yung 50 ay like terms, kaya napunta po siya dito. At ito naman ating, itong ating negative x at 2x ay like terms, kaya siya linagay ko din sa kabila. Ano po? So, anong nangyari sa signs? From negative, yung signs po natin, from negative, naging positive, and from negative, naging positive ulit. Ano po? So, again, kapag naglilipat po tayo ng from one part ng equation, kung nasa left side ng equation, ililipat natin sa right side ng equation, or vice versa, kailangan nating palitan yung sign. Ano po? Kasi yan ay isang rule kapag tayo nag-solve ng equation. Kaya from negative 16, naging positive 16. From negative x, naging positive x. Ano po? And isa pang tip kapag nagsosolve ng equation, ano po? Kailangan nating pag tayo ay nag-combine like terms, or pag tayo naglilipat, dapat yung ating x ay positive. Ano po? Halimbawa, alisin natin, hindi. Ulitin ko na lang, ano po? Kailangan yung ating x is always positive. So, hindi ko to na-discuss, isa tong trick or tip. Hindi ko to na-discuss sa mga nakaraang video natin. Halimbawa, ganito, ano po? 50 minus x equals to 2x minus 16.
Anyway, okay lang po dyan kahit alin yung ilipat natin. Pero, kailangan nating tandaan na dapat yung x natin or yung ano natin, yung may mga x natin ay positive yung pinakamalaking number na mayroong variable. Yan yung isang tip ko. Ano po, dapat positive lagi yung pinakamalaking number na mayroong variable. Kasi halimbawa, pag ang ginawa po natin ay ganito, kapag yan ang linipat natin, kapag itong linipat natin dito sa kabila at itong linipat natin dyan sa kabila, mangyayari, negative x minus 2x is equals to negative 16 minus 50. So, mas makalito na ano po? Mas makalito na kapag gaganto. So, kaya ang tip ko po sa inyo kapag kayo ay nagsosolve ng problem, tingnan natin kung ano yung malaki. Alin malaking may variable. Alin po dito yung malaki may variable, itong 2x, mas malaki siya dito sa x, sa negative x. Ano po? Kaya yung negative x na lang, eto na lang yung nilipat ko sa kabila. Instead na itong 2x ang ilipat natin dito sa kabila. Ano po? So yun, tip lang. Ano po? Again, going back dito sa equation natin. 50 plus 16 equals to 66. And 2x plus x equals to 3x. Then, 66 divide 3 is equals to 3x divide 3. So, ano naman yung nangyari dyan? Ano po? So, naging 50 plus 16 is 66. Ba't pula? Saglit. 50 plus 16 is 66. And 2x, ito pong 50 plus 16 natin is 66. And itong 2x natin, dagdagan natin ng x, nagiging siyang 3x. So, ano yung kailangan natin? Kailangan nating makuha yung value ng x. Ano po? Kulit. So, kailangan nating makuha yung value ng x. So, paano natin makuha yung value ng x? Alisin natin itong 3. Ano po? So, again, paano natin maalis ang 3? Dami kong tanong. Ano po? Para maalis natin yung 3, i-divide natin both sides by 3. Para maalis natin yung 3 dito sa kabila. Ano po? So, kaya bakit natin dinivide both sides? Kasi nga, kapag kung anong gawin natin sa isang side, kailangan din natin gawin sa kabilang side. Ano po? Now, dividing both sides by 3. Dito, matitira na lang dito is x. Kasi 3 divide 3 is 1. 66 divide 3 is 22. Ano po? So, 22 is equals to x. And ano po dyan yung ating 22? Yung 22, going back dito sa equation natin, or dito sa ating table, copy ko lang yung table, ano po? Saglit lang. Okay, going back dito sa table natin, ano po? So, dyan, yung x natin, now, itong x natin is yung edad ni Dave, which is 23. Edad ni Dave ngayon. Ano po? So, yung edad ni Abigail is 58 minus 22. Ilan po? 58 minus 22 is 36. Tama po ba? 8 minus 2 is 6. 5 minus 3. So, 36 ang edad ni Abigail ngayon. Ano po? Ngayon. So, 8 years ago, kailangan nating hanapin. So, nakuha na natin yung hinahanap sa equation, sa problem. Ano po? How old is Dave? Pero, if ever, gusto pa nating ma-check kung tama yung sagot. Kasi nakuha na natin yung edad ni Dave, which is 22. Ano po? Pero, kung gusto nating ma-check kung tama talaga yung ginawa natin, punta tayo dito sa ating working equation. Itong 8 years ago, patunayan natin to, ano po, itong 8 years ago, yung edad daw ni Abigail was twice as old as Dave's age 8 years ago. Ano po? So, ano yung edad ni Dave 8 years ago? 22 minus 8 equals to, ilan po? 22 minus 8, 14. Tama po. 58 rather. Tama, 22 minus minus 8 is 14.
And kay Abigail naman, 36 minus 8 is 28. Ano po? So, alam na natin yung edad ni Abigail 8 years ago. Alam natin yung edad ni Dave 8 years ago. So, kung ang edad ni Abigail 8 years ago is 28, ito po yun, 8 years ago. Ano po? Ito po yung pinag-usapan natin, 8 years ago. Sabi daw dyan, is equals or was. Ang was sa present tense is, sa past tense ay was. Ano po? Equal sign din siya. So, is twice as old as Dave's age then. So, ang edad ni Dave 8 years ago is 14, twice, meaning times 2. So, 28 equals 28. And, tama yung nakuha natin. Ano po? So, yun. Ano po? Tama yung nakuha nating sagot dito. Yung edad ni Dave is 22 now, and yung edad ni Abigail is 36 now. 8 years ago, yung kay Dave is 14, yung kay Abigail is 28, which is twice nung edad ni Dave 8 years ago. And, so ito na po, tama yung nakuha natin na po. So, thank you so much for watching. And again, kindly subscribe my channel. Also, kung may mga katanungan po tayo, kindly comment down. And again, kung kaya natin, gagawa natin ng paraan para makakam up ng isang video to help you regarding your questions. Ano po, thank you so much for watching and have a good day everyone.